Tita, tignan nyo po, mas malaki pa yung kamay ko kaysa sa pani Nora Honor. Tignan mo naman ito kay Vilma Santos. Diyos ko, siguro size 4. Diyos ko. Ah, ito kay Susan Roses. Ah, hindi. Siguro mga... Para magka-size kayo. Hindi, mas maliit pa rin sa kanya, mga 6.5. Magandang umaga po. Narito po kami sa Sampaguita Pictures, isa sa pinakasikat na studios, na movie studios noon. Mula po noon hanggang ngayon, maituturing po natin ang pelikula ang pinakapopular na libangan ng mga Pinoy, di ba, Tina? Mm-hmm. Noong 1980, merong nagsabi na merong 2.5 million na moviegoers dito lang sa Metro Manila. At karamihan pa sa kanila, Tita, pelikulang Pilipino ang pinapanood. Kaya po ngayong umaga, tututukan natin ang pelikulang Pilipino. Hindi lang bilang isang industriya, kundi bilang sining, kultura, at bilang bahagi ng ating pangkaraniwan na araw-araw na buhay. Ako po si Wency Cornejo. At ako si Susan Calo Medina. Samahan niyo po kami upang manood ng mga pelikulang punong-puno ng action, drama, at comedy noon at ngayon. Dito sa Tipong Pinoy. Sa mga napanood ko, pinakamagandang napanood ko yung bata-bata na kay Vilma. Kasi bukod sa may relevant po sa nangyayari sa society natin. Madrasa. Punong-puno siya ng emosyon, saka parang nakikita mo siya in everyday life. I like watching The Edge, which featured Anthony Hopkins and Alec Baldwin. Medyo kasi yung approach niya, medyo malalim kasi yung movie. It's about the survival of civilized man in a changing environment. Yung ano, bata-bata, because it's very related sa buhay natin ngayon. Alam ng lahat, Tita, di ba, na ang pelikula ay isang imported na art form. Ang tanong ko dyan, paano natin ginawang Filipino ang isang medium na hiniram lang natin? Gaya ng lahat na napulot natin sa West, maging sa Europe o sa Amerika, ito ay binago natin. Ginawa natin Pinoy. Itinugma natin sa buhay sa Pilipinas. Itinugma natin sa pag-iisip ng Filipino. Panoorin natin to. Kainitan pa ng revolusyon noong 1897, nanunood na ng sine ang mga Filipino. Dalawang Swiss entrepreneurs ang mga nagpakilala sa mga Filipino sa pelikula sa pamamagitan ng mga documentary clips tungkol sa mga pangyayari at kalamidad sa Europe. Noong 1912, dalawang producer ang nag-unahang isa pelikula ang buhay ni Rizal. 5,000 Feet ang film na inubos ni Harry Brown para sa 22 eksena ng La Vida de Rizal. Nang matutong gumawa ng pelikula at magkaroon ng kapital ang mga Filipino, isang bagong industriya ng aliwan ang kanilang itinayo. Sa simula't sa pool, ang Hollywood ang katapat nila. Paulit-ulit na nilalaban habang patuloy ding ginagaya at pinipilit lagpasan mula sa dalagang bukid ni Jose Nepomuceno, nahango sa popular na sarsuela noong unang dekada ng panahon ng mga Amerikano, patuloy nang nanghiram ang pelikulang Filipino ng mga kwento mula sa popular na panitikan. Dito nang galing ang mga tauhang kilalang kilala natin. Ang matiising ina, ang dalagang birhen, ang prostitute with a golden heart, ang ubod sa mangkontrabida, at ang bidang laging ubod ng tapang, ang tagapagtanggol at tagapagligtas. Bukod sa sarsuela, naging source din ng istorya at tauhan ang komedya, sinakulo, comics at magazine. Nanghiram din ang pelikulang Filipino ng materyales mula sa literatura, gaya ng Noli Metangre at El Filibusterismo. Pansamantalang natahimik ang mga telon ng pelikula noong panahon ng Hapon, pero nang sumapit ang liberation,
Umarangkada na naman ang industriya ng pelikulang Filipino. Mas masigla, mas makatotohanan, mas ambisyoso. Pagkaraan ng digmaan, mas naging madalas ang paggamit ng pelikula sa tunay na buhay, sa tunay na karanasan ng libo-libong tagapanood nito. Itinampok ang mga pelikula ni na Jerry De Leon, Lamberto Avellana, Eddie Romero, Lino Broca, Ismael Bernal at marami pang iba. Ang anyo, lasa, tunog, amoy at damdamin ng mga Pilipinong probinsyano at tagalunsod, hikahos at maunlad, inaapi at lumalaban, tinitingala at pinagtatawanan ay napanood ng mga Filipino sa big screen. Kahit ang repression ng martial law ay hindi nakapigil para patuloy na magsikap ang pelikulang Filipino na lagpasan ang mga limitasyon ng komersyalismo at eskapismo. Pagkaraan ng mahigit 70 taon ng paggawa ng pelikula, meron tayong maipagmamalaking mga obra na hindi lang world class, kundi mas mahalaga. Kumakatawan sa pinakamahuhusay na katangian natin bilang mga Filipino. I think any movie made by a Filipino is a Filipino movie. Because no matter who, if a Pinoy goes out to try and imitate a Afro-American hip-hop movie, Boys in the Hoods type, or if a Pinoy goes out and tries to imitate a Chinese kung fu movie, it's still going to be a Pinoy movie. There's a sensibility that's Pinoy that's going to come out. Anything made by Celso Al Castillo is definitely Filipino, right? And those are pretty original. I mean, Celso Al Castillo has a completely original mind. Anything done by Ismael Bernal is truly Filipino on a social analysis level. Si Bernal is always asking questions about why in terms of the culture of the Philippines. Joey Reyes' movies are Filipino, even though they borrow a lot of Western techniques and patterns and tools. Then there are new directors like Jerry Sinanen of Star Cinema. It's very interesting because Jerry Sinanen movies are about Filipino movies. He's doing modern movies, but they are commenting on Susan Rose's movies and A Toto Natividad, for example, and Ogie Salvador. They come from an editing background. And so their movies are almost hardware in terms of very sharp editing, telling the story through the editing of cinema. On a technical level, ads work in a very sophisticated way. They tell their message in 30 seconds, sometimes 15 seconds. So they train the audience to be able to watch sentences in 1 second and a half, visuals of 2 seconds. And so they train the eye to, in fact, that's bad because sometimes when you want to take your time to tell a story and show a little more rhythm in your storytelling, then people who are raised on commercials get bored because they only know one way of seeing something. But they become technically very sophisticated, sometimes put together by music, sometimes put together by just a theme, and they're putting it together in their heads. I think that helped get our Filipino audiences to accept our more sophisticated methods of telling a story. All of these are original Filipino movies, even if sometimes the content or even the theme may be borrowed, no? Narito kami sa editing room ng Sapagita Pictures kung saan tinuputol-putol at dinudugtong-dugtong ang mga pelikula. Tita, totoo po ba yung nabasa ko na ang golden age po daw ng Philippine cinema ay noong 1950s? Kasi yun ang panahon ng mga Batikan director na sina Jerry De Leon, Lamberto Avellana, mga national artists yan, at saka si Manuel Conde, at saka si Luciano Carlos. Pero tita, merong nagsasabi na ang tunay na golden age naman daw ng Philippine cinema ay noong 70s, yung panahon ni Mike De Leon, ni Lino Broca, at ni Eddie Romero. Ang totoo niyan, meron din nagsasabi na tatlo ang golden age ng Philippine cinema.
Tingnan natin. Ang first golden age, ayon sa CCP Encyclopedia of Philippine Arts, ay noong pre-war, nang isinilang ang pelikulang Filipino. Kabilang sa mga klasiko ng panahong ito ang Dalagang Bukid at La Venganza de Don Silvestre ni Jose Nepomuceno, Diwata ng Kagandahan ni Carlos Van der Tolosa, Ligaw na Bituin ni Torvillano, at Huling Habilin ni Ramon Estela. Naging bihasa ang mga Filipino sa paggamit ng medium ng pelikula sa loob lamang ng maikling panahon. Nakawala ang pinakamahuhusay sa kanila sa pangungopya mula sa foreign filmmaking styles. Nang mauso ang paglapat ng tunog sa pelikula, 1920s na, talkies ang tawag dito. Pero sa Pilipinas, 1930s pa nang magka-talkies. Ang Collegian Love ni Carlos Van der Tolosa ang unang Filipino film na nilapatan ng tunog, pero sa pamamagitan lang ng synchronized phonograph record. Ang unang pelikulang Filipino na may optically recorded sound ay ang pelikulang Ang Aswang na ipinalabas noong 1932. Mula sa sarsuela type, gaya ng Giliw Ko, na kundiman ang tampok na kanta, nauso ang Hollywood-type musical tulad ng The Big Broadcast na American Top 10 ang pinauso. Ang 50s at 60s ay itinuturing na Second Golden Age. Sina Gerardo de Leon, Lamberto Avellana, Manuel Conde, Gregorio Fernando at Chet Gallardo ang ilan sa outstanding directors na tumalakay ng mga paksa at karanasang nagbigay sa mga pelikula ng urgency at power. At nagpatunay na ang sining na ito ay may higit na kabuluhan sa buhay ng marami kaysa pagiging taga-aliw lang. Sa mga susunod na taon, namayagpag ang komersyalismo. Nanghina ang creativity. Nagkasya na lang ang maraming taga-industriya sa paggamit ng sari-saring formula na tatabo ng tubo sa takilya. Pero hindi ito nagpahina sa loob ng mga kabataang direktor. Ginawa ni Lino Broca ang Tinimbang Ka Ngunit Kulang, Maynila sa Kuko ng Liwanag at Insiyang. Nagpakitang gilas si Ismael Bernal sa Nunal sa Tubig, Himala at Ligaw na Bulaklak. Kung si Celso Ad Castillo ay may pagputi ng uwak, pag-itim ng tagak, si Mike De Leon ay may itim, may moral si Marilu Diaz Abaya, may Ganito Kami Noon, Paano Kayo Ngayon si Eddie Romero. Mga pelikulang itinuturing ngayong hiyas ng Third Golden Age. Mga pelikulang nagtampok sa modernong sensibilidad ng modernong Filipino. Ano ang paborito mong mga pelikula? Drama, horror, action, ano? Ako, tita, kung tatanong yan, pinakagusto ko talaga horror, yung nagsisiba ka ng ulo. Yes. Pero mas maganda siguro, tita, kung pag-uusapan natin ang mga popular na tipo ng pelikulang Pilipino dito sa bahaging ito ng tipong Pinoy. Malalaman din natin kung paano manood ng sine ang mga Pinoy. Pagkatapos ng giyera, tatlong malalaking estudyo ang nangibabaw sa industriya ng pelikula. Ang Sampaguita, LVN at Premiere. Parang pabrika ang tatlo. Walang puknat kung gumawa at maglako ng produktong pipilahan sa takilya. Tatlong popular na formula rin ang nalikha ng sistemang ang standard ay ang box office. Nauso ang mga pelikulang iyakan, bakbakan at katatawanan. Drama ang tawag sa pelikulang iyakan, realistiko man o pantasya. Kadalasan, tungkol ito sa tunggalian ng mayaman at mahirap. Sa simula, laging naaapi ang mahirap. Pero bago mag-the end, ang lahat ng problema ay nalulutas din ng wagas na pag-ibig.
Action ang tawag sa pelikulang bakbakan. Dito'y bida ang lalaki at ang babae ay dekorasyon lang. Labanan ito ng masama at mabuti. Hindi pwedeng hindi magtapos ang pelikulang aksyon sa tagumpay ng bida kahit gaano karami ang kalaban. Ang katawa-tawang gustong-gusto ng mga Filipino ay napaka-pisikal, literal at medyo bulgar. Hanggang ngayon, tinatawanan pa rin ang mga nadudulas at nadidisgrasya. Tumitilapong bangkay, lalaking nagdadamit babae, nasusubsob sa dumi, mga bungi at may kapansanan. Pero hindi ibig sabihin puro lang ganito ang mga pelikula natin. Maraming producer, director, screenplay rights at iba pang miyembro ng industriya ang patuloy na nagsisikap at paminsan-minsan ay nagtatagumpay na makaalpas sa hila ng kababawan at komersyo. Ang mga Pilipino raw, kaya tuliro, kasi nakulong ng 300 years sa kumbento, saka 50 years na nasadlak sa Hollywood. Ngayon, laging mas maraming tao sa sinehan kaysa simbahan. Pero hindi lang aliwan o pampalipas oras ang pelikula para sa mga Filipino. Ang unang-unang hinahanap ng manonood sa pelikula ay yung kwento. Ano ang naging kapalaran ng tauhan? Bakit nagkaganon? Anong mga dahilan at kumilos ng ganon yung mga tauhan? No? So yung kwento, yung narrative ang para sa mga manonood ay lubhang mahalaga. Kailangang nasusundan nila yung nangyayari. At ang sinusundan nila ay masayang kwento, masaya sa pakahulugang ito ay may katatawanan. Pero hindi naman lahat, magandang lahat ay katatawanan. Gusto rin nila na mayroong mga eksenong malulungkot. Yung magkahalo ang tawanan at iyakan, yun ang, sa palagay ko, lubhang nakasisiya sa mga manonood ng mga sine. Malaki ang papel ng pelikula sa paglaganap ng pambansang wika. Mula Batanes hanggang Tawi-Tawi, iniiyakan ang megastar, iniidolo si Bad Boy. Dati may Visayan film industry. Pero sa kasamaang palad, hindi na ito muling nakabangon. Tagapagpalaganap din ng uso ang pelikula. Naglalako ito ng lifestyle mula sa fashion sense ni Jolina hanggang sa liposuction ni Osang. Sabihin pa, promotor din ito ng mga modernong values and vices mula sa live-in, oral sex, drug abuse, individualism at freedom. Kaya sa susunod na panunood ninyo ng pelikula, pag-isipan ninyo kung ano pa ang inilalako nito bukod sa mga paborito ninyong artista. Na ba kayo ng pelikula na ang bida ay hindi box office star? Walang bonggang promo, hindi gawa ng Regal o Viva o kahit anong commercial outfit at hindi tinitilian ng mga fans. Ang alternative cinema ay tinatawag ding independent cinema. Kabilang dito ang mga short films, documentaries, experimental o avant-garde films, animations, short features, at mga pelikula sa video. Ang bida rito'y hindi mga superstars, malalaking pangalan at milyon-milyong kapital. Ang bida rito'y tapang, talino at dedikasyon. A short film can be able to contain in its brevity, in its shortness, very short messages na talagang tusok na tusok dun sa kwento man o sa damdamin o anuman. It has a totally different function. At kasama na dito sa mga tinatawag ko minsan na short films, so independent films, yung tinatawag na documentary, no? Kung saan hindi ito katang-isip.
Ang importante sa documentary ay sinasaad niya ang katotohanan sa lipunan na kung minsan hindi kayang sabihin ng tinatawag na commercial movies. Makikilala ang alternatibong pelikula sa kanilang pagiging anti-illusion, socially relevant, subjective, at abstract. May tatlong katangiang nangingibabaw sa mga pelikulang ito, ang eksperimentasyon, realism, at independence. Kinikilala ngayon sa loob at sa labas ng bansa ang mga independent films ni Nakidla Tahimik na lumikha ng mabangong bangungot at Nick De Ocampo, director ng Oliver, Children of the Regime, at Revolutions Happen Like Refrain in a Song. Kinikilala si Raymond Red bilang isa sa mga pangunahing advocates ng independent cinema. Siya ang gumawa ng Ang Magpakailanman, Kabaka, Kamada, at Ang Hikab. We need to really have a mutual respect and a mutual understanding between what is commercial and what is independent cinema. We should know exactly that cinema cannot just be defined singularly. No? Cinema is to be defined in a plural sense because cinema has so many products and so many markets to deal with. Sinasabing ang pinakamaningning na pangako ng pelikulang Pilipino ay nasa alternatibong cinema dahil bukal ito ng henyo at enerhiya na maaaring magpasigla at bumuhay sa mainstream Philippine cinema. Mahalagang ma-preserve ang mga pelikula dahil sinasabi nga na kailangan magkaroon tayo ng sense of history, sense of past. Yung kasabihan nga na ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. So, para sa mga gumagawa ng pelikula, no, importante na alam nila kung ano ang mga pelikulang ginagawa noon. Dahil doon natin makikita kung ano ang pinagmula natin as far as yung evolution ng paggawa ng pelikula sa ating bansa. Kasi ang pelikula ay gawa sa isang material na kung hindi ito i-store sa isang ideal na kondisyon, meaning mababang temperatura at saka yung relative humidity na tinatawag, ang pelikula madaling mag-deteriorate, madaling masira. Kaya meron siyang special requirement para ma-preserve. So far, dahil nga wala tayo yung sinasabing National Film Archive para mga laga nitong mga laga ng mga pelikula ng mga national production natin. At since hindi rin napangalagaan ang mga producer ang kanilang mga pelikula, marami sa mga pelikula natin ang nasira na. Kaya at this point, if we have the chance to preserve anything, hindi na muna namin iniisip kung ito ba mahalagang pelikula o isang patapon ng pelikula. The thing is, we do not discriminate. We try to preserve as much as we can because wala tayong ganong karaming mapagpipilian. Importanteng hanggang ngayon ay maging available yung mga pelikula nung araw. Ngayon, sa mga mag-aaral naman ng pelikula, importante rin na makita nila kasi pinag-aaralan nila, pinag-uusapan nila yung kagaya yung mga pelikula ng mga great masters natin, kagaya ni Gerardo de Leon, Lamberto Abellana. Pero kung ang mga pelikulang ito, hindi na sila mabibigyan ng pagkakataon para makita dahil matagal nang nawala at nasira, then kwento lang yon, no? Tulad ng dati, hindi sapat ang 30 minutes para sabihin ang lahat ng dapat sabihin tungkol sa pelikulang Filipino. Pero sana po ay nakiliti namin kayo sa mga pinag-usapan natin ngayong umaga. At sana ito rin po ang magtulak sa inyo para lalong tangkilikin ang pelikulang Filipino. Ako po si Gwen Cornejo. At ako si Susan Calo Medina. Sana'y tayo lahat ay maging fans ng pelikulang Filipino. Panginoon, ang inyong alagad ay ayaw humigit kay sa kanyang Panginoon. Padalin mo ako sa mga kaliguan. I am Kidlat Tahimik. I choose my vehicle and I can cross all bridges. Hindi po. Yung pong apo ni Lolo Teban, yung anak ng mag-asawang nasirang Pepe at Tila. At po siya hinahanap. Pero sinong nakita mong bumaril kay Mike? We'll never miss.
Sarento Masungkalo. Ikaw naman, Bining, oh. Bakit naman kinakailangan pang tanungin kung si Simon ang nakabuti? Mahalin mo ako. Labit ng kaluluwa mo. Oh. Sumihit, pahalikin pa kita muna sa lupa para may pakilala ko sinap pantay-pantay ang bawat milikha. Darna! Puno!